Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inakusahan si NFA Administrator Arthur Juan ng pangingikil ng may-ari ng isang ipinasarang bodega ng bigas sa Bulacan noong Hulyo. 15 milyong piso raw ang hiningin kapalit para buksan muli ang bodega kung saan nabistong inahahalo sa commercial rice ang bigas na pakain sa hayop. At bukod sa pera, nangikil pa raw yung assistant ni Juan ng mamahaling bag. Ginamit pa nga raw ang mga pangalan ni na Secretary Marrojas at Francis Pangilinan. Nakatutok si John Consulta. Noong Hulyo, ni-raid ang warehouse ng local at imported na bigas ng kumpanyang Pure Feed sa Bulacan. Pinasara ito matapos matuklasang hinahaluan ng mga sako ng bigas ng tinatawag na broker rice. Ito yung mga durog na butil ng bigas na dapat ay pakain na sa hayop. Mas mababa kasi ang tax para sa importation ng ganitong klaseng bigas. Ang warehouse ay ininspeksyon pa ni DILG Secretary Marrojas at NFA Administrator Arthur Juan. Ang may-ari ng warehouse, si Giorgio Soliman, na itinanggi ang paratang. Ngayon, inakusahan ni Soliman si Administrator Juan ng pangingikil sa kanya. Ayon kay Soliman, July 8 nang una siyang i-text ng NFA Administrator. Sinundan daw ito ng mahigit 10 tawag mula kay Juan. Inaalok na pabuksan na ang ipinasarang warehouse ng Pure Feeds kapalit ng 15 milyong piso. Ang alok ni Juan, tig 5 milyong pisong lagay umano para kina Rojas, Pangilinan at 5 milyon para sa kanya. Sabi ko, sir naman, anong pong ayos ang gagawin ko? Kakausapin natin si Secretary Mar at Secretary Kiko. Sabi ko, paano po sir, alam naman bigyan mo sila ng pera. Pwede, pwede. Kailangan nila yan. Idiniposito daw ni Soliman ang 2.5 milyong piso sa 2 bank account na ibinigay ni Juan. Para naman daw sa parte ni Juan, kinausap siya ng assistant ito na si Patricia Galang. Bukod sa pera, nag-request pa raw si Galang ng isang mamahaling bag. Ang pera at bag, idiniliver daw ni Soliman noong July 10 sa isang restaurant sa Makati. Iniwan ko, lumabas ako, sumakay ako, malis na ako. And then, around 4 or 5 siguro yung nag-text siya sa akin na nakuha na namin yung 5 million. And yung bag, salamat. Lumapit si Soliman kay Pangulong Aquino na nagpakilos daw sa DOJ at NBI para siyasatin ang umunoy pangingikil. Kalaunan, nakatanggap daw ng text message si Soliman mula kay Administrator Juan na nagsasabing dahil sasampa na siya ng reklamo, isosoli na lang daw nila ang 15 million pesos. Aminado si Soliman, hindi niya personal na nakaharap mismo si Juan o si Galang at naikasalang ang umano'y pangingikil sa pamamagitan ng text at tawag. At paano rin po kinakasigurado na talagang si Administrator Arthur Juan ang inyong kausap at hindi ibang tao lamang? Kasi po Sir John, dito po siya talaga nagtitext sa telepono ko at ginagamit niyang number is yung personal number talaga niya na sa pagkakalam ko ay postpaid number niya. Sa boses, namit ko siya personal, nag-usap kami. At sa telepono, siya na siya po talaga. Nirinaw din ni Soliman na niminsan ay hindi siya kinausap ni Rojas o ni Pangilinan at mukhang ginamit lang daw sila ni Juan para makuha ang pera. Sa tingin ko po, dapat talaga siya mag-resign. Kasi po, ang sa ginagawa niyang ganyan, na sisira ang pangalan ni Secretary Mar, na sisira ang pangalan ni Secretary Kiko, lalo na masisira ang pangalan ni Presidente Pinoy. Tumanggi muna ang NBI na magbigay ng pahayag kaugnay sa reklamo dahil patuloy pa rin daw ang pag-usad ng investigasyon. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.